dito kami kinasal ni Pangga for only 20,000 pesos. What? Kaching, kaching, kaching. Welcome to our first home! Baby Shark! Little baby shark! Diyan na nagsisimula yung mga away! Namin na Bangga! Alam niya ni Ayesha! At kapag nag-aaway na kami, ayan na, mamimigay na po kami ng mga gamit. Welcome to our first home! Do you care for some chocolate treats? Oo, marami nagre-request dito sa inyo na magkaroon kami ng house tour! Nag-decide kasi tayo, di ba, mag-staycation dito sa condo. Yes! So, at the same time, itutour na rin namin kayo kung ano nga ba ang laman nitong condo namin. Special sa amin to dahil marami tong memories, yung marriage namin, yung basta yung pagsimula namin dito lahat sa bahay. How I was born! How you were born! Oo, naman. Struggles, triumph, dito tayo nag-succeed. Oo, kaya medyo hindi rin natin ma-let go itong place natin na to dahil swerte siya. Ang sabi nila, wag daw pakawalan ang swerte. Yeah. Yes. Tsaka yung first, ano daw, di ba? Huwag pakawalan ang swerte. Yung first, ano daw, first property. First home. Hindi mo binibenta or oo, something? Oo, parang may ganong paniniwala. Mm-hmm. Kung naniniwala ba kayo dyan, comment nyo lang. So, sa lahat po na nagtatanong kung magkano yung condo na to, binibenta ko wala. Itong condo namin na to, ang sinabi ko lang naman sa architect at sa contractor namin, punuin niya ng mga storages itong condominium. Kasi syempre kung alam niyo yung mga condo living din dyan ng mga viewers natin, kailangan natin ng maraming compartments. Kailangan ma-maximize niyo yung mga spaces niyo sa loob ng condominium. Etong salamin na to, kung saan tayo nag-usap kanina, ano to, lalagyan po yan ng mga sapatos. Ayan, idea yan ni Pangga. Lahat to storages, pati eto Pangga, di ba? Hindi ko lang abot. Pero, storage din po yan. Secret storage yan. Ayan. Diba? Diba? Meron dyan. Tapos, ano pala to? Ano yan? Yan yung pang swerte sa mga Chinese ata. Yan yung binigay. So, thank you sa building namin. Diba? Hindi pa tayo nakapag-thank you ngayon pa lang. Tapos, itong area na to, it's near the door. Storage din siya. Medyo magulo lang. Storage siya ng mga cleaning materials dito, mga wales at kung ano-ano. By the way, hindi ko pa napapakita sa inyo ang aming pintuan sa labas. Kung mapapansin nyo, meron din ako dito. Eto, sabi ng lola ko sa akin, pampaswerte rin daw, saka iwas malas. Kaya nilagay ko yan. Sa lahat po ng pintuan ng bahay ko, meron pong green yung ito yung ano, yung white eyes na tawag nila. So, para mag-bounce back daw yung pag may naiinggit, hindi papasok sa inyo yung bad luck, ganun, magbabounce back palabas, ganun! Oh! From Arab culture actually, ang daming, pati mga pendants, meron din mga ganyan, kung mapapansin nyo. Dahil sa ganyang paniniwala, pampaswerte. Okay, pasok na tayo uli. Etong part na to, dito namin, maganda ang view dito. Yeah, to watch the fireworks and the airplanes. Ah, ang ganda ng sunset! Naabutan yung sunset! Favorite ko tong magmuni-muni dito, ganyan. This is my favorite spot to watch the fireworks. Oo, pag mga New Year, saka Christmas, minsan dito kami tumatambay kasi maganda dito yung fireworks. Kitang-kita mo lahat ng magagandang fireworks sa Metro Manila. And at New Year, we also go here at the balcony. Oo. And poop-poop-poop-poop-poop jump. Pakita ko muna sa inyo yung balcony. Dito tayo. Huh. Kasi, itong balcony namin, meron kaming dalawang balcony. Ha? Huh? Anong dalawang balcony? We have two balconies. What? Hindi mo na maalala? Saan yung isa? Oh my God, hindi nyo na maalala na may balcony tayo dito. Ganon ka na ba katagal talagang hindi nakabalik? Pakita natin sila dito. Ayan. So guys, ito yung aming balcony. And aka my swimming spot when I can't go to the swimming Dito namin nilalagay yung
swimming pool ni Ayesha, mini swimming pool noon. Ginagawa rin namin garden. Tapos makikita mo dito yung view ng Taguig and Makati. Ayan, super nice sunset. Yan yung favorite kong part ng araw na kung kailan ako tatambay dito kapag sunset na. Parang hindi masyado mainit. Tapos chill lang, nagkakape dito, ganyan. Usap-usap tayo. Tapos, inaabangan ko pa si Pangga, yung eroplano, kasi dumadaan ng eroplano. Ayan, no? Tingnan mo, Papa. Ayan na yung eroplano, oh. Kanina kaya, there was a airplane so big when passed by the car. Minsan, nakikita ko pa yung flight ni Pangga dyan. Konti na lang, pakaway na siya galing sa akin. And then, we were like, Papa! Papa! Ano ba? Ganon, kaya favorite kong tambayan dito. Si Pangga ba uuwi na? So, okay pa, landing na siya. So, 1 hour nandito na siya sa bahay. Di ba? Walang kawala. This is my Nintendo. Okay, ito yung console or mini console. Simple lang naman siya. Pero, puro storages din ito. Storage. This is where we keep my mom's script so we could use it as scratch paper para hindi sayang mga papel. Ito rin, mga Pangga, storage din to. Storages. Ito, storage, lahat to. Lalagyan to ng TV, ng tapos, games. Tapos, ito naman, this is my spot. Ayan, spot mo. Oo. Kaya yan, meron siyang drawing dyan. At napalo siya dyan. Nag-drawing ka sa wall. Ito lalagyan ng toys ni Ayesha. Pero ngayon, wala na kasing laman dahil... Dahil we put it sa other house. Oo, sa other house na nakalagay. Storages din ito. Lahat. Storage. Lahat po talaga yan, storages. Ito din po. Ayesha, naalala mo ba dito kad noon tumula ng... Tapos ganyan-ganyan ka pa, oh. Kinis ang mukha. Ganyan-ganyan ka. I remember. Ay haba. Ang kinis ang mukha. Ah, dito yung baby shark. Ang sayo mo. Baby shark. Did. Taba-taba niya po po, no? Ganyan, no? Ganyan-ganyan siya. Kanta-kanta tayong dalawa. Ito po a sa lot of to. Time. Kaya na enganyo din kaming bumili ng bahay talaga. Bahay at lupa. Kasi dito sa area na to, sinabi niya kay papa niya, sabi mo, Papa, sana may house tayo. Yung may stairs, akyat tayo doon. Tapos baba tayo, ganun. Ganyan, sabi niya talaga, ganun. Yung pagkaka-explain niya talaga, kumuha na kayo ng bahay niyo. At ito, syempre, nilagay ko dito ang GMA Affordabox. GMA Affordabox! Woo! Na napaka-affordable. Kaya nilagay ko dyan para makanood tayo ng GMA. Ito ang aming sofa. Simple lang. Isang sofa lang. Tapos, meron lang kaming maliit na table. Ito, ang ganda nito. Itong upuan na to. Gustong-gusto ko siya kasi kapag may bisita, lalabas ko lang siya. Kapag ayoko ng masyadong masikip, itatago ko siya dito sa loob. Diba? Ang galing. That's what you do? Yeah, that's what I do. Sometimes, itong upuan na to, nadadala ko pa sa kwarto at kung saan-saan. Okay. Pakita ko naman dito. And this! Itong side na to, used to be our photo gallery. Yeah, but where did that come from? Oo. Alam mo ba kung saan to nanggaling? Saan? Eto, nagtitaping ako for beautiful dresses sa kulungan. Ito yung story nun. Nabili ko tong painting na to kapalit ng may mapapalaya tayo. Yung preso na yon, nagkataon na hindi naman ganun kabigat ang kasalanan or wala na sila kasing pampiyansa or napagbintangan lang sila. So yung napalaya ko during that time, pa-Christmas kasi noon. Meron siyang tatlong anak, tapos kakamatay lang ng asawa niya, hindi siya nakapunta dun sa Libing or sa Burol, naiwan yung tatlong anak niya, tapos kailangan na siyang makalaya para masamahan niya yung mga anak niya. So sabi ko, oh, sige, bibili na ako ng isang painting para makalaya siya. So happy ako, nilagay ko siya dito sa condominium natin. Found the balcony! Pero dati, ano talaga to?
photo gallery. Yan, papakita ko sa inyo yung photo. Yan. Yan! Kung paano namin in-arrange siya ni Pangga. Siguro tinapos namin siya mga 3 araw. Dahil basta bumili-bili lang kami ng mga frames. Di ba, Pangga? Nilagyan namin ng mga photos namin. Nakuha lang namin yung idea dun sa mga magazines. Ganun. This is our dining area. Eto, titanggal siya para mas save ng space kasi na-realize namin kapag lahat ng upuan ganito, mas magmumukhang masikip yung condo. So, kailangan namin ma-maximize yung space. So, ginawa namin isang ganyan. And then, eto, meron kaming art piece dito. Nilagay lang namin, o diba? Ang tawag daw dito sa art piece na to, The Village. Binili namin siya sa, saan ba yung Pangga? Sa Crate and Barrel? Nagustuhan namin siya kasi parang bagay siya dito sa aming mga tiles. And there's something to secure our house. Oo. Security camera. Oh, security camera. Yes, I can see you. The promise. Ayan. So, napansin nyo, marami kaming mga salamin dito sa bahay dahil gusto namin na ikita ang sarili namin bago kami lumabas and para magmukhang malaki din. Tip yun sa mga maliliit yung space na condo, lagyan nyo po ng salamin. So, kung naglalagay ako dito ng handaan minsan, akala nila ang dami ng handaan ko kasi umaabot doon, oh. Alayo na inaabot ng handaan pag gano'n. Can I eat the chocolate? Yes, eat ka lang. Akala nila ang dami ng handaan. Oo, true. So, ngayon, punta na tayo sa kitchen! Okay. Yung mga appliances ko dito, ilaw ko, lahat ng ginagamit ko dito ay LED and inverter. Dahil na-realize ko na mas nakakatipid ako. By the way, ito pala, design to ni Pangga! Yeah, design to ni Papa mo. Yeah, I like it so much. Actually, gustong-gusto ko yung kitchen ko nung ginawa niya. Nakita niya lang din yata somewhere yung idea. Kasi napansin namin, kapag meron kaming mga kasambahay na kunyari nag-work sa kitchen, tapos gustong manood ng TV, ang ginagawa, kunwari nag-wash ng ganon, tapos iikot na ganyan manonood or ganyan manonood ng TV, tapos minsan nababasag yung pinggan o kaya niluluto, biglang nasusunog pala, ganon. So para magawa nila lahat, meron ditong salamin. Ayan, oh, nakikita niyo ba ako? Ayan, yan yung salamin. So, washing, well, ah, yan na pala si Yasmin Curdy. Oh, sa last hermanas. Ganon. Itong color niya, malamig po sa mata. So, habang nagluluto ka, dahil mainit na, malamig naman sa mata ang nakikita mong tiles. Ganon. Puro storages din pala itong kitchen namin. Cabinet. Dami. Parang pantry. Kung napapansin niyo, wala kaming masyadong nakikitang mga appliances dahil ayaw namin ni Pangga na maraming buting-ting. Usually, kapag marami na kaming mga maliliit na bagay, nagdi-dispatch na kami ng gamit. Ganon kaming klaseng tao. Gusto namin na wala kaming masyadong nakikita. Kapag nakikita namin medyo masikip na yung bahay, ayan, umiinit na yung ulo namin. Diyan na nagsisimula yung mga away. Namin na Bangga, alam yan ni Ayesha. At kapag nag-aaway na kami, ayan na, mamimigay na po kami ng mga gamit. Ayan na. It's so loud. Na-realize namin, ah, kailangan na natin mag-dispatch siya ng gamit. Ibig sabihin, umiinit na yung ulo natin. Nakikita natin, etong microwave namin dito nakalagay. May saksakan yan dyan. And then, kung napakita ko sa inyo, etong area na to, dito yung rice dispenser. Ha? Huh? Tapos, meron siyang puwede ng tubig. Meron din ditong storage. No! Tapos, dito pala nakalagay ang What the? Yes, para ma-maximize niyo yung space kahit dun sa corner area ng kitchen, madali naman po yan linisin. Kahit sa loob pwede niyan linisin. Dito ang stove, tapos dito rin po yung gas namin. And this is our fridge. And why is there writing here? Ito, wala masyadong laman yung ref namin dahil nga hindi kami masyadong naka-stay dito. Minsan-minsan lang, pag staycation. First time namin actually after 3 years. Oh, zesto! 3 years. Umalis kami dito nung 2018.
Pero ngayon lang namin uli nilinis. By the way, kapag ang condominium pala, hindi nyo natitirhan. Ang naging mali namin, hindi namin masyadong nalilinisan before. So kapag hindi nyo masyado nagagamit yung condo, nagkaka-molds. And cockroaches. And then walang cockroaches kasi walang food. Pero ang nadatna namin dito sa condo bago kami mag-staycation, ang daming mold. So gusto ko pala mag-shout out sa BCB Cleaning Company. Thank you so much BB Cleaning Co for helping us clean our condominium. Thank you mga ate. Ito po palang kitchen namin ay kitchen/minibar. May stools po kami dito na pwede kaming tumambay. Tapos ito palang area na to sa taas. Ginawa siyang glass para makita namin lahat ng alcohol for mga parties or get together with our friends, our families. Idea rin yan ni Pangga. Diba? Nilagay niya rin po ito para lalagyan ng mga glass wine. Ayan. Meron pala itong ilaw. Pangga, buksan mo nga itong ilaw nito. Ayan. Ayan! May pailaw siya para tugs. Ganyan, pati baba. Tugs! Pwede na tayo mag-wine-wine, ganon. Tapos, pag hawak niyo itong wine glass, ganon. O, diba? Ora-ora. The view! Oh, how's the party? Ganon. So, tara na, guys! Let's go to Ayesha's bedroom! Ayesha, tour mo naman sila. This is my bedroom. Wow! That's your bedroom. The lights can change color. Ayan. This is my comics, my busy book, and my coloring books. This is where I'll do my homework and my classwork. This is where my clothes used to be. Pati sa taas, babe, diba? Storage din to. Storage. This is where I put all of my reminders. Ayesha! Oh, hindi ko makita. Nandito lang pala siya. I found you! Bulaga! Well, my bed is a double bed. One bed at the top. Okay na. Ako na mag-ano, baby. One bed at the bottom. Ano siya? Pull bed. Hindi. Ano ang tawag dito? Pull out bed. Full bed. Swimming pool. Tapos ito, storage din to. Design din ni... Actually, design ni Pangga yung bed niya. Yung bed ni Ayesha. Oh, wow. Oo, maraming memories dito. Si Ayesha... Maraming memories. Like, pangarap niya magkaroon ng sariling kwarto. Pero nung nagkaroon na siya ng sariling kwarto, one day lang naman siya na natulog dito. Dito pa nga yung selfie niya, ginawa niya dito sa mirror. Ganyan, happy-happy siya, may bago siyang kwarto. Pero, the next day, sa amin ka na uli natulog. Diba? Pati sa new house natin, sabi mo gusto mo ng bigger bedroom. Mas malaki naman, pero sa akin ka pa rin. So tara, punta naman tayo sa maid's quarter. Grabe, kinabahan ako sa kanya. Ginawa niya ba naman? Nag-lock siya dito sa pinto na to. Uy, anong ginawa mo? Hindi ko mabuksan. Tapos dinamahanap yung susi. Yung pala, kinuha niya na yung makeup ko. Oh my God, yung makeup ko? Yung makeup ko! Dito siya nag-makeup. Mukha siyang Nightmare Before Christmas. Diyan ka mismo. O, ganda ka. Si Elsa, para kang Nightmare Before Christmas. You look like Chucky. Do you know that? Do you know Chucky? Ganda! Pretty! I'm Elsa! Tambay to niya siya. Oo, tambay area niya to. Kasi dito siya nakikipaglaro sa yaya niya. So, double deck to. Ayan siya. Meron silang cabinet. Ayan. Tapos, dati may TV dito. By the way, dati lahat ng kwarto namin dito may TV. Except lang yung kwarto ni Ayesha. Dahil gusto namin lahat sila nanonood ng show ko. So, eto nga pala, design din to ni Pangga dahil gusto niya, pagising naman sa umaga, colorful ang buhay. Lagi silang nakasmile. Kaya maganda rin ang painting dito. Actually, gusto ko yung design na to, Pangga. Itong wall na to. So, ngayon, ay punta naman tayo sa master's bedroom. So, dati meron kaming
Ito yung bed namin. And this is the balcony. I tried opening it kanina. It won't. Oo, pinagawa namin, king size talaga yung bed namin. Kasi si Ayesha nga sa amin natutulog dito sa gitna. Ano namin siya, pillow. Pinawa namin parang Victorian ang wallpaper. Side lamp na maliit. No, that's ito pala right. Ang cabinet ko. Lahat to cabinet ko. That's where you put your clothes. Here's, dyan yung gamit ko. This is also a storage. What about that? Storage. Okay, what about that? Storage. What about that? Storage. What? Lahat yan. Dati may TV kami dito, pero tinanggal na. So, eto, ginawa rin namin siyang salamin to make it wider yung tingin niya. Tapos, dito ang aking vanity area. Dito ako nagme-makeup. Di ba nakita yung kanina kung gaano karami yung storages ko sa kwarto? Si Pangga, eto lang ang cabinet niya. What? Ito lang talaga. Wala na siyang ibang cabinet, kundi ito lang. Ito lang yung part niya, saka ito. I remember. Pero sa akin, lahat ng to. Yan. Yung sa kabilang kwarto din, yung kay Ayesha. Ceiling fan na may ilaw. Ceiling dahil lamigin ako. Minsan ayoko ng aircon. Gusto ko lang electric fan lang pag mag-isa. Which one? What does this do? Ayan, ilaw yan. It's our mini console. Dati dito nakalagay ang mga DVD player, mga kung ano-ano. Tapos nandito rin yung CCTV monitor namin. This is where we put the Bible here? Yes! Oh, welcome to our second balcony. Dati garden namin to. Ginagawa namin siyang garden. Kaya meron kami ditong pa-fountain, ganyan. Wow! Very, ang laki nitong ano na to. Sobrang laki nitong balcony na to. Pwede mong gawing play area din ng bata. Sa ano namin to eh, parang private balcony namin from the room. Yung playground niya. So from here, from this balcony, gumagana lang ako, Ayesha! Ayan, nakikita ko na yung bata naglalaro. By the way guys, trivia nga pala. Kasi nung medyo hindi pa kami ganun ka-stable ni Pangga financially, nagbenta kami ng perfumes! Si Pangga ang gumagawa, tapos ako yung nagbebenta doon! Ha? Huh? Yan! Diyan! Diyan ko Diyan? Oo! Binibentahan ko yung mga salon, yung mga orders nila. Salamat po sa mga bumili sa amin at nakasurvive po kami ni Pangga nung baby si Ayesha. Huh? I was a little bit of Mama Lengke, kaya kilala po ako ng mga tao dyan. At napakabait nila. Ang dami nilang nabiling perfume sa amin. Nakabayad po kami ng bills namin. Maraming salamat. Saka tuwang-tuwa tayo Pangga, diba? Nakabili tayo ng isang electric fan out of yung perfume natin. Pinakaunang kita namin sa perfume, nakabili po kami ng electric fan. Tapos yung feeling namin, tuwang-tuwa kami na nabili namin yung electric fan na yun. 1,500 pesos na electric fan. Trivia number, I don't know. Trivia number 3. Oo. Yung trivia is, dito sa building na to, sa may penthouse, sa cafe, dito kami kinasal ni Pangga for only 20,000 pesos. What? Ano yun? O, diba? Hindi ka na kailangan gumastos ng napakalaki para lang ikasal sa iyong minamahal. Wait, how many times did you use? 20,000 pesos lang, baby. Kasi, we realized that we have to put our money dito sa condominium para hindi na kami magrenta ng bahay. Kasi, di ba, ang laki ng savings na matitipid namin kapag nakuha namin tong condominium na to instead na i-gastusin namin sa isang big wedding. Though, hindi ko naman ginajudge yung mga taong nagkaroon ng big wedding. Kasi ako rin naman, dream ko rin naman magkaroon ng big wedding someday. Pero during that time talaga, hindi pa namin kaya ng ganong kagarbong wedding. So, mas yung priority namin, nilaan namin dito muna sa bahay namin. If you're gonna have a big wedding, I'm gonna be your wedding planner. Sure, why not? Coconut. And also let me be your flower girl. Flower girl? Baka ano na kita nun? Ano ka to? Abay? Bridesmaid na kita. I won't make a speech. Walang speech. Dapat may speech ka. Ikaw yung madaldal. I can see you. Dito namin nilalagay ang aming mga laundry. Dito ang linens. And this? Sa area na to. It's the most important part. Ano? The bathroom! Where we poop! Etong bathroom namin, eto naman, ako ang mamili nitong tiles nitong CR. Kasi,
Kung napapansin nyo, red siya. Very parang brilliante ng apoy. Gusto ko kasi may touch ng Mira. Gusto ko kasi you want Gryffindor. Hindi, gusto ko may touch ni Mira dito sa bahay namin, sa Encantadia. Whoops! Parang brilliante kasi siya ng apoy. Ah! Oh! Storage din siya! Akala mo ha, storage din yan lahat. Nagulit ako, why was there fish tap as I opened? Oo, storage yan, pati po dito sa baba. Dati may sliding door to. Ha? Oo. Kapag tempered glass, para pa siyang powder pag nabasag. Psh, hindi po siya, nagsishatter siya, hindi po siya parang nag-break lang. Ganun. Mm-hmm. Yan, ito yung so shower like area natin. So it's like powder? So there, that's our condo tour. Nagpa-condo tour na po kami sa inyo. And it's already been night. At gabi na po. Ngayon, kami po ni Pangga. Ayan. Another airplane! Maraming memories dito sa area na to at maraming happy memories bilang pamilya, tayong dalawa, bilang mag-asawa. Dito nagsimula ang lahat. La Pamilya! La Pamilya Soldevilla! Thanks everyone! Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo sa aming condo unit tour, our first home. Please like and subscribe and click the notification bell to be updated with our video! Bye!